add photo lang po tayo, tapos click po natin yung PNG na ginawa po natin. Tapos banatin lang po natin siya dyan. I-adjust mo lang po siya. Tapos click mo lang dito, tapos add photo ka ulit yung PNG na sablay, no? Yan. Tatansyahin mo na lang siya. Pwede mo siyang i-rotate ng unti. Paano mag-edit ng picture gamit ang ating cellphone? Sa video tutorial na ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-remove ng background, magpalit ng background at mag-edit ng picture gamit ang ating cellphone. Ang mga kailangan lang po nating gawin is i-download po ang ating background changer. Okay, i-download po natin ang ating app na ito sa Play Store. Okay, i-type lang po natin ang background changer. Install po natin ang app na ito. After po natin ma-install, i-open po natin yung app. Pagka-open po natin yung app, ganito po yung lalabas. Click lang po natin yung allow, allow. Tapos, skip lang po natin yan. Tapos, kung mapapansin ninyo, may bayad po siya, no? Weekly, 62 pesos. Yan po. Pero may 7-day free trial naman po siya, no? Sa taas, may makikita kang X. Pindutin mo lang po ang X kung ayaw mo pong itry po yung 7-day free trial nila. Pwede mo na pong gamitin itong app na to. Yun nga lang, meron po siyang mga ads. At yung mga ibang feature niya ay hindi mo po magagamit dahil kailangan magbayad ka. Pero may technique po para hindi ka po magbayad. Gawin nyo lang po is i-download nyo po siya. I-download nyo po yung app sa dito, sa link na iba ibibigay ko dyan sa baba. No? Diyan nyo po i-download yung app na ito para libre po siya. Wala po siyang bayad. No? I-try po muna natin itong trial version kasi ito po yung dinownload po muna natin ngayon para sa ating tutorial. No? Click lang po natin yung person dito. Pwede rin object. No? Depende kung ano yung gusto mong i-edit. Pag syempre, kung ang gusto mong i-remove na background is yung object, di object ang ano mo. Kung person, person. Tapos, siguraduhin natin yung picture natin is malinis or maayos po siya. No? Mas maganda kung green background or iisa lang yung background niya, pwedeng white. Basta yung hindi siya masyadong marami. Pwede rin siya yung may mga background din siyang iba, katulad nito. Click lang po natin yan. I-scan po niya yan. Tapos, tatanggalin niya na po yung background. Yan po siya. Pero, dahil sa tutorial video na ito, sa graduation picture po tayo, mag-delete ng background or mag-edit ng background. Try po natin to. Yan. Kung mapapansin ninyo, na-remove na po siya. PNG. Yan. Pwede na po siyang i-download. I-download lang po natin yan. Or kung gusto mo, lagyan siya ng background. Yan. Click mo lang yan. Malalagyan na siya ng background. Yan. Kung mapapansin nyo, premium. Yung iba, may bayad talaga. Yung mga free version lang. Yung mga may corona, ibig sabihin may bayad yan. Hindi siya pwedeng gamitin. Kailangan nating magbayad. Pero yung sa sinasabi kong pagda-downloadan ninyo ay libre po yan lahat. No? Yan, pwedeng magazine. Click nyo lang po yung magazine na yan. Yan, diba? Andyan ka na sa mismong magazine. Ito na mahirapan. Ang dami kong background dito na pwede nyo gamitin. Diba? Ito na ang bahala. Ito, na-adjust po natin ito kasi parang yung opacity niya kasi parang inaano niya doon sa mismong background. Kaya pwede mo siyang i-adjust o ibalik doon sa dati niya. Ganyan. Ayan. Ang dami po dyan. Pwede pong quotes, ganyan. Marami pong pagpipili ang background po dyan. Ayan. Depende kung ano yung gusto mo dito. Marami kang pagpipilian dyan. Yun nga lang sa trial version, hindi lahat yan ay magagamit mo. Pero kung i-download nyo po siya doon sa mismong sinasabi ko na website, i-type nyo lang po yun sa browser ninyo, yung website na yun. Tapos doon nyo po siya i-download. Actually, hindi lang po itong app na ito ang pwede nyo i-download doon. Halos lahat ng mga may bayad na app ay pwede nyo pong i-download doon. Kagaya nung ginagamit kong KineMaster, wala po siyang watermark kasi doon ko po siya dinownload. No? Ang dami po. Ang dami pong pagpipilian dyan ng background. No?
Nasa inyo yan kung anong gusto nyo. Pero kung gusto mo nang wala, katulad ng ginawa ko, pwede rin yung sarili nyong picture, ay ano, sarili ninyong background na dinownload. For example yan. Check mo lang siya. Yan ay magiging background mo. I-adjust mo lang. Depende, no, kung saan mo kukunin yung mga ano. Pwede ka mag-search yung background or mga nandito. Depende, kung ito ang pipindutin mo, itong PX, yan po yung mga pwede natin ma-search niya. Cars, click mo lang yung cars, kung puro, nandyan na po. Ang dami po, pwedeng Google, yan, isa-search mo lang po dyan sa web. Ang dami na niyang suggestion dyan, kaya maganda po itong app na ito. Or pwede rin siyang i-edit sa itong app na to, PixArt naman po siya. Yan, ewan ko lang kung familiar kayo dito sa app na to, PixArt. Diyan po natin siya i-edit yung pictures na nagawa po natin. Okay, nag-download na po ako dito ng background picture na pang-graduation. Tapos, 'di ba pag na-insert mo po 'yon, napindot mo 'yon. Add photo lang po tayo, tapos click po natin yung PNG na ginawa po natin. Tapos, banatin lang po natin siya diyan. I-adjust mo lang po siya. No? Tapos, click mo lang dito. Tapos add photo ka ulit yung PNG ng sablay, no? Yan. Tatansyahin mo na lang siya. Pwede mo siyang i-rotate ng unti para sumakto dun sa ano. Yan. Diba? Ganun lang po siya kabilis mag-edit ng ano, using your cellphone. Tapos check mo lang po yan. Tapos download mo lang siya. Tapos mapupunta na siya sa gallery mo. Okay, tingnan natin siya sa gallery natin. Ayan. Ito na po yung nagawa po natin. Ganun lang po kung paano mag-edit ng pictures gamit ang ating cellphone. Hindi mo na kailangan gumamit ng laptop para mag-edit ng project mo, ng graduation picture at iba pa. Pwede rin pong mag-remove ng background sa website na remove background. To, type nyo lang itong remove background. Tapos, try nyo pong i-remove yung picture na i-edit ninyo. Maganda dito sa website na ito. Kaya lang, ang problema nga lang dito, pag dito ka nag-remove ng background, ay medyo blurred po yung pictures kasi kailangan i-download mo siya ng HD. No, kasi kung download lang yung dito, medyo pixelated po siya. Mag-iiba po yung quality ng pictures po natin. Pero pwede na rin siya. No? Pero kung i-download HD natin siya, may bayad po kasi siya. May isang credit ka lang pong libre. Yun nga lang, pag yung dito nga po siya, medyo blurred po siya. Pag i-zoom out mo po siya, is medyo blurred po siya. Pero pwede na po siyang i-edit sa PixArt. No? Pero kung gusto mo nang medyo malinaw, is dito ka na lang sa app na background changer. Kasi mas okay po siya. Mas malinaw po yung picture na madadownload po natin. Kung may iba ka pang tanong, pwede ka pong mag-comment dyan sa ating comment section. At sasagutin ko po yung mga tanong ninyo. Huwag mo na rin kalimutang i-hit yung subscribe button at notification bell para maging updated ka sa lahat ng videos na aking i-upload. We'll be right back.